ilang tinik ang napunta sa ulo ko nung hinampas mo. Huwag na yan. Dapat yung kinukwento natin yung parang pampelikulang kwentuhan lang. Ganun. Oo nga, no? Parang pelikula, no? Bigla pang umambon. Teka, sandali lang. Hindi naman yun yung pinapakwento ko sa'yo, ha? Ang sabi ko sa'yo, ikwento mo yung first time na bumukas ang third eye mo. Kailan at saan? Hindi niyo naman po kasi nilinaw yung tanong niyo sa akin. Ay. Mahaba-haba na namang kwentuhan to. May third eye kasi yung lola ko, pero ako, lumaki naman na wala. Tapos nung paglipat namin dun sa bahay na tinitira namin, yun, lumabas na. Ituloy mo lang, Maria. Yun na po yun. Yun na yun? Hmm. Ngayong pinapakwento kita tungkol sa third eye mo, yun lang ang masasabi mo? Hmm. Eh, ano bang klaseng bahay yan? Dati bang ospital, sementeryo, morgue, o dating paaralan na sementeryo, ospital, o morgue? Sandali lang po ah. Parang inuulit-ulit nyo na yung sinasabi nyo. Wala na po ba kayong ibang sasabihin? Kasi ulit-ulit eh. Ako. Ano po kasi, bed and breakfast po yun. Bed and breakfast. Yun po kasi negosyo namin mag-asawa. Alam nyo yun, yung isang bahay na ginawang isang maliit na hotel. Ganyan. Sa tingin ko, nakabase ang pagbubukas ng third eye ni Maria dahil sa tinitiran nyo. Ang solusyon ko dyan, lumipat kayo ng bahay. Oh, lumipat? At mag-iba kayo ng lugar ng negosyo. Naku. Apokalipso, hindi po pwede yan. Hindi po pwede. Naintindihan ko. Alam ko malaki nang nagagastos nyo, mga humigit kumulang 2 milyon. Hindi naman, mga 500,000. Hmm. Eh di mas okay. Hindi masakit iwanan. Hindi po kasi. Apokalipso, ganito po kasi yan, no? Ito po kasing bahay na to, pagmamayari pa ng pamilya ko. Kaya hindi po ganun kadali yun. Kaya hindi po namin magagawa yun. May sentimental value po kasi yan. At saka ganito po kasi yan, ikikwento ko. Dati po kasi... Yan? Yan ang ipakikilala mo sa aking girlfriend mo? Yes, ma. Kaya ma, please, makinig ka lang naman kasi muna sa akin. Jose, planado na ang buhay mo. You're supposed to inherit a chain of hotels and marry a beautiful woman. Ipagpapalit mong lahat ng yon para sa hardinerang yan? Ma, may green thumb po ako. Isa po itong mga red roses sa mga naitanim ko. Ibig sabihin po niyan, declaration of love. Ang bango po, di ba? Disgusting. Jose, you think you're in love. Heck, maybe you are. But even I'm in love with my shoes, my bags, my jewelry. At kapag nagsawa na ako doon, tinatapon ko na lang. Nagtatapon po kayo ng alahas? I'm just trying to make a point here. And the point is that, Jose, this is just a phase. Itatapon mo yung maganda mong buhay para sa isang bagay na hindi ka naman sigurado? You're just his someone. You are not the one. No, ma. She's the one. She's the one. Okay. I'm going to count to 3. At iiwanan mo yung babaeng yan at papasok ka rito. Or forever na kitang pagsasarhan ng pinto and you will never, never speak to me again. Tignan lang natin kung kaya mong mag-isa. Please give me a chance. Please let me explain. 1. Ma, this is unfair. Please. 2. Ay, kaya nga po kami nandito. 2.5. Ma, makinig mo po muna. 2.75. Ma'am, counted as 4 na po yun. Pag ikaw, hindi ka pa pumasok sa bahay na to, hinding-hindi mo na ako makikita ever. Ma, I really can't believe it. Ma, ma, please, come on. Thank you.
so sorry, Maria. Di kanya dapat kinausap ng ganyan. Ang bango po, no? Ma, can we just talk, please? Yun po yung dahilan kung bakit hindi namin basta-basta pwedeng maiwan yung bed and breakfast. Kasi kailangan talaga namin mapatunayan ito at mapalago kasi ito yung dahilan para matanggap ulit ako ng pamilya ko. At pati na rin si Maria. Hala siya? Touch na ta siya love story natin? Hindi, no. Abuwing lang ako. Yan ang love na pang forever. Hindi totoo yan. Walang forever. Ginayuma mo lang si Jose sa mga bulaklak mo. At ikaw naman, Jose. Ano naman yung nakita mo, bakit mo sinasabi siya yung dawan? Ah, ganito kasi yan. Hello, Manong. Oo, wala eh. Hindi talaga umaandar eh. Pasundo na lang ako dito sa may Calixto Street. Oo, wala talaga eh. Ngayon na. Oo. Ngayon na. Thank you. Sige nga, hawak mo nga yung tenga ko. Oo. Oh, oh. Patunayan mo munang may third eye ka. Patunayan mo rin na kayo magsara ng third eye. Alam mo, asar na ako sa'yo. Babatukan na kita eh. Ang tagal. Tama na. Halika na. Huwag mo na isara yung third eye nito. Tama na. Ang minahal ko naman kasi talaga kay Maria ay ang kabutihan ng kanyang puso. Siya yung taong gagawin niya ang lahat para makatulong lang sa iba. Kahit na maagrabyado pa siya. Kaya Maria, kung talagang sinasabi mong nakakatulong yung third eye mo sa mga kaluluwa, sige, ituloy mo yan. Pero pag bumusina ka naman, pag may mga mula, parang ilang gulatan. Mom, I love you. Maria, you're still the one. Oh, mukhang natatouch na si Apo sa love story natin. Nabuwing lang yan. Sandali lang po. Relax lang kayo. Si Jose at Maria lang to ng Barangay Kangkungan. May problema po ba? Pasensya na kaya. Yung mga kwento nyo kasi, eh, hindi ko mapigilang maalala yung asawa ko. Sige, aaminin ko sa inyo, hindi talaga ako spiritual guru. Isa akong ophthalmologist. Yun talaga. Eh, sobrang busy ko sa trabaho, hindi na kami nakikita ng asawa ko si Sophia. Hanggang sa isang araw, na-aksidente siya. Na-coma, namatay. Hindi man lang kami nakapag-usap. Kaya ako nagpapanggap na may alam sa third eye para makausap ko siya one last time. Pasensya na po kayo. Hindi naman po namin alam na may pinagdadaanan ka pala. Maria, pasensya ka na rin, ha? Katulad kasi ng mga pupunta dito, nagpapanggap lang na may alam sa third eye, kaya naaasar ako. Simula nung mamatay si Sophia, ayaw ko nang galawin tong bahay na to. Gusto ko lang
ganito tong buong bahay na to. Dahil marami siyang memory dito. Kaya pala, ang daming alikabo. Hindi ka naglilinis ng bahay. Jose, tulad ng tasang hawak mo, ilang buwan ko na hindi hinugasan yan. Pasensya na. Sorry, sorry. May asan CR nyo? Nandun yung CR. Excuse me. Marami rin kami memories ni Sophia dyan. Kaya hindi ko na rin nililinis. Diba? Sa labas na lang ako. Eh, may mga host naman siguro. Excuse me. Itong asawa ko si Sophia. Napakaganda ng asawa ko. Pero mas maganda ang love story namin. Magandang araw. Maria! Huwag mo sabihin bigla mo nalang nakita si Sophia. Ayoko nag-o-open up. Dahil yung mga nagpapanggap ng third ay bigla nalang nila nakikita, kaya lalo akong naasar. Di mo man lang sinasabi, kanina mo pala ako nakita dyan. Aba, mali ko bang multo ka? Nakikita ko lang dyan, linis ka na linis ng alikabok. Alikabok? Ayaw ni Sophia ng alikabok. Maria, nakikita mo nga siya. Sophia, mahal ko! Naririnig mo ba ako? Patay lang daw siya, pero hindi siya bini. Sophia, asawa ko. Patawarin mo ako, hindi kita nabigyan ng time. Tapos na yun, mahal ko. Ang mahalaga yung ngayon. Ang ikinakalungkot ko lang, bakit simula nung nawala ako, parang nawalan ka na rin ng gana sa buhay. Tingnan mo tong bahay natin. O huwag ka magpalusot na dahil namatay ako kaya hindi ka nakakapaglinis. Hindi, bukas na bukas din maglilinis ako. Ay, hindi! Maglinis ka mamaya pag alis ni Maria. Sige. Mamaya maglilinis ako. Mahal. Hindi kita kayang iwan ng ganito. Palagi ka nalang malungkot. I want you to live your life. Mahal, hindi pa uli ang lahat. Wala ka pa nga 16! Sige, mahal, mag-aasawa na ako ulit. Hindi! Mag-girlfriend? Girlfriend lang. Ay, hindi rin! Ang gusto ko, bumalik ka sa kung paano ka dati. Yung bagong kasal tayo, yung palagi kang masaya. Pangako, Sophia. Babalik ako sa dati. Maraming salamat, Maria. Sa wakas, mananahimik na ako. Matatahimik na rin po si Sophia. Maria, maraming salamat. Hindi mo lang alam kung paano mo ako natulungan.